So, ganito yung mga nagiging problema nating na-encounter sa pagka-crayfish. So, may mga times, napuputol yung mga claws nila, yung parang pansipit nila. So, ang ginagawa natin, pagka wala na yung dalawang claws, inaalis na natin sila dun sa breeding pond kasi mas malaki yung possibility makain sila ng ibang crayfish kasi wala na silang defense mechanism. So, madali silang, syempre, inferior na sila, wala na silang pang-protekta. So, lalo na pagka mas malalaki sa kanila. So, kagaya niyan, may dalawang walang claws. Ilagay muna natin siya dito sa mga guppies. So, pag nag-molt yan, tutubo naman uli yung mga claw nila. So, that's the time na ibabalik natin uli sila sa pagbibreed. Pero sa ngayon, dyan muna sila. So, yan, mas marami silang pagkain dyan. Maraming lumot dyan. Ayan, oh, makikita niyo. So, yun. So, ganun lang. Kasi pag pinabayaan yan, makikita mo na wala na. Patay na yan. Pagka pinabayaan mo yan dun sa loob ng breeding tank, ang lalaki pa naman, oh. So, ganun yun. Pagka may napapansin tayong walang claws. So, nire-rescue natin sila. Para, yun, safe sila. Sayang din kasi ilang months na rin sila sa akin. So, sila yung mga breeder natin. So, ayan, para at least hindi sila stress masyado. Kasi pagka wala silang klo, talagang hindi nila malaman kung saan sila magtatago. Kasi pag nilapitan sila ng mga, may mga close na kasama nila, yun, wala silang ano, panlaban. Walang protection, kumbaga. Kaya dapat yun, aagapan nyo rin sa mga nag-breed. Yun, mabantayan din natin yung mga crayfish natin. Kasi minsan natatanggal talaga eh. Nag-aaway-aaway din kasi sila. So yun, yung isang tip para ano, at least ma-save nyo yung mga ano, yung mga possible na mortality ng mga crayfish natin. Katulad nyo, no? Masyado ng matagal yan. Yan pa yung mga una kong crayfish, yung malalaki na yan eh. Tapos mamamatay lang, nakakalungkot pagka ganun. Eh dyan, at least safe sila, yun, no? Yung kasama niya, yung isa rin na wala rin close. So, hindi sila masyadong mag-aaway dyan. So, yun, ganun lang. Ganun yung ating ginagawang isang paraan para hindi rin masyadong mabawasan yung ating mga breeder. So, yun. Tapos minsan, nagsaseparate tayo ng ano, ng, ayan, kagaya nitong dalawang to. Nag-separate tayo ng isang pair para dyan sila mag-breed. So, yung parang pair lang yung breeding. Pero yung nakasanayan natin kasi yun nga, yung colony, parang colony breeding. More than one pair sa isang tub. Para, yun, mas ano, mas sigurado yung pagbabreed. Mas ano nga lang, mas medyo delikado lang talaga kasi marami sila. Pero tingin ko, mas effective kasi yung isang male, marami siyang partner. Malaki yung possibility na mag-lay talaga ng eggs yung batch na yun. So, yun. Ang laki niya. Putol yung claw niya. Ayun. Hindi masyadong red yung iba, eh, no? Pero ito, ang laki na nito. Pwede ng pang-ulam. Ayun, malaman, no? Mataba. Baka yan yung mga una nating ano, batch. Mga female, oh. Female to eh. Malaki, oh. Malaking female to. Usually, yung malalaki yung male, eh. So, ganun ang ano, ang isang sikreto para ano. Nagugulat ka na lang kasi pag napabayaan mo, ano, patay na yung isang crayfish, tapos sayang breeder pa naman. Tagal pa namang magpa-mature ng crayfish. So, yun. Ito uli yung kanilang mga anak. Na, ano na. Yan, medyo malalaki na rin to eh. So, ito yung mga batch dun na, ano, na mas malalaki kesa dun sa mga kabatch nila. Kaya sinaprate natin kasi baka kainin nga nila yung mga
kapatid nila doon. So yan, nilagay natin sila dito sa isang aquarium na maraming lumot. Napapansin ko nga, yun nga, malaki yung sizes nila, lalo na nung nilagay ko sila dito, lalo silang lumaki kasi parang 24/7 silang kumakain ng lumot. So kaya naman nagkalumot to kasi medyo malakas yung lighting ko dito sa aquarium. Yung so advantage din pag nag-aalaga kayo ng mga crayfish or mga yan, mga guppy. Meron silang extra food kasi nagpo-produce ng lumot pag malakas yung ilaw. So, yun. So, yun. Kain lang sila ng kain dyan. So, busog nga lagi, no? So, yan. Pag medyo malaki na, ihiwalay natin. Tapos, lalagyan uli natin sila ng, ano, ng maliliit naman. So, ito. Kaya nilagay din natin to. Isang paraan din to para makabawasan yung mortality. So, kasi pag nandun sila sa mga karamihan, kakainin nila yung maliliit. So, mapapansin mo, mauubos yung mga maliliit sila. Lalaki nga sila pero at the expense nung maliliit nilang kabatch. So yan. Ayun, yung mga guppy naman hindi nila nahuhuli yan. Ewan ko lang kung nakakahuli sila ng guppies. Pero based naman sa observation ko, hindi nila masyadong nahuhuli unless yung guppy mahina na talaga yung halimbawa. Mahina yung guppy, medyo slow siya lumangoy, yung nahuhuli siya talaga ng mga crayfish. Pero yung mga ganitong guppy, maliksi naman to. Ayun, may halo pa nga tong color blue parrot na fry. So, yun. Yun, yung blue polar parrot, isa rin yan sa sa marami kong na-breed. Itinigil muna nga natin yung pagbibreed ng polar blue parrot kasi nga masyado na silang marami. Siguro more than 500 na yung na-produce natin yan. Tapos eto pa. So masyado na silang marami. Hindi ko na rin alam kung saan nilalagay. Sabi ko nga din sa mga friend ko, hiramin nila yung mga breeder ko niyan para ayan, makapagparami rin sila. Tapos ibalik na lang nila after mag-hatch ng mga egg. Para bang paampon, tapos pag nanganak, ayan. So, that's it. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung aking, nakakita kasi tayo ng isa na namang natanggalan ng claw. Kaya, iniligtas natin siya sa tiyak na kapahamakan. So, yan lang po. And God bless sa lahat. Please subscribe po sa ating channel. Stay safe.